Magandang umaga mga bay, nandito po ako sa Bukirin Party. Bakanting lote po ito, dito po sa may parting Valenzuela. Kasama ko po yung mga bata, sila po yung naghatid sa akin dito kung saan po matatagpuan ito pong dahon ng sambong po. Yung sambong kung mapansin natin ay marami din po ito siyang binipisyo para po sa ating katawan. Ito po yung dahon ng sambong. Kukuha po tayo nito, akin pong ididimo sa inyo kung paano ito gagawin. I-share ko po kung yung proseso nito pong sambong. At yun lang po. Ayun po muna at akin pong itutuloy ito pong kung paano gawin. Magandang araw po sa ating lahat mga bay. Unang-una po, nais ko po pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa biyaya at lakas ng pangatawan na ipinagkaloob niya sa atin araw-araw. Lord, maraming salamat po. Bago pang lahat, shoutout po muna ako kina Sir Dexter Biahanti at saka kay Ma'am Laura Del Biahanti. Sa lahat po ng Biahanti family, shoutout po sa inyo. Ngayong araw po ay aking ibahagi ang isa na namang pamaraan. Ito pong pamamaraan na ito ay patungkol po ito sa ano sa halaman na ano po. Itong sambong. Itong sambong po ay marami po itong benepisyo sa ating katawan. Para sa akin po, nasanay po ako sa pamamaraan na hugasan po itong dahon ng sambong. Tapos ibababad ko lang po sa tubig kinabukasan at ito na po ang aking iinumin. Kung halimbawa may ubo, itong sambong po ay maraming benepisyo. Pwede rin po ito sa mga kapikati. Una po, parang dadanggasan lang natin ito ng medyo mainit. At yun po ang itatapal natin kung saan yung mga kapikati. O kaya sa mga ano po, halimbawa sa mga kabag o halimbawa sa mga ano mga nararamdaman natin sa katawan na hindi kaaya-aya. Maganda rin po ito. Pero para sa akin po, yung ibang proseso po, mayroon pwede din po ito siyang pakuluan ay yung mga medyo may edad na mga tao. Ang ginagawa po nila nito is kumukuha sila nito ng 17 pieces na dahon po ng sambong at yun nga po, pinapakuluan nila. Yung pagkatapos ng kuluan, yung medyo maligamgam din namang proseso po na ano po, ito siya parang ginagawing tsaa. Patutuyuin yung dahon itong sambong. Pag natuyo na po siya, saka siya ilalaga. Isa po yung proseso din na ginagawa din pong tsaa, yung tinatawag niya tsaa, yung dahon nito. Kumbaga patutuyuin, tapos pag natuyo, saka siya ilalaga. Tapos yung sabaw nun, yung medyo maligamgam, yun yung pinakakapi tuwing umaga. Yun po ang nakasanay ng iba. Pero sa akin po, kung sakaling mayroong halimbawa ubo o kaya hindi maganda yung pakiramdam sa katawan, binababad ko lang po ito siya. Kumukuha ko ng 17 pieces na dahon nitong sambong, inuhugasan, tapos binababad ko lang po ganito, parang ganitong sistema. Halimbawa ito yung pitchel ko na tubig, kumukuha po ako dito ng 17 pieces nitong dahon. Pagkatapos pong hugasan, akin po itong binababad ng ganun po, ganito lang. Binababad ko lang siya. Buong magdamag, kahit hanggang bukas po, binababad ko lang po ito siya. Ganito lang po ang pinaka-sistema niya. Nakababad lang po na dahon po ng sambong. Sa, halimbawa, sa isang pitchel na tubig, magbabad po tayo ng ano po, itong sambong. Para po sa, dito po kasi ako nasanay. Ayan po. Halimbawa sa ganito, isang pitchel na tubig, maglagay po tayo ng sambong. Hayaan po natin siyang nakababad na ng ganyan. At bukas po ng umaga or kahit mamayang hapon, pwede na po tayong uminom ng ano, ganito na dahon ng sambong. Ayan po. Mga 17 pieces lang po yan. O mga yun nga po, 17 pieces. At yun, nakabahayaan lang natin na nakababad siya. At mga bukas po o kahit na mamayang hapon, pwede na natin ito siyang inumin. Yung sambong po ay marami po itong benepisyo sa ating katawan. Unang-una po, nakakatanggal ng kabag ng ating katawan. Saka yung ubo or yung
ano ba, may spot na po sa baga, nakakatulong din po ito siya. Ang ano po, binabad na sambong. Yung iba po kasi, depende po kasi sa tao or sa nakasanayan. Kasi mostly po sa mga medyo may edad na na mga tao, ang ginagawa po nila is pinapakuluan po ito. Tuwing, parang ito na yung ginagawa nilang kapit tuwing umaga. Yung iba naman po, ganito siya, diretso na siya pakuluan. Halimbawa, ganito, diretso na pakaso na ano to, parang na, parang mabilis lang siyang maano, parang lumalanta o na lumalambot ng gusto. Yung iba naman po, pinapatuyo, halimbawa sa init, pinapatuyo. Tapos yung halimbawa pag natuyot na to siya, doon po siya inaano, tawag ito, saka pa siya nilalaga. Yun po yung isang proseso. Sa akin naman po, ganito lang po siya, nakababad ng magdamag at kinabukasan po ang ano, aking inom. Ayaan ko lang po siya nakababad mula umaga, ngayong hapon, tapos magdamag, kinabukasan, saka ko po siya iniinom. At yun lang po, maraming salamat at sana ito na po isang basic na pamamaraan patungkol po sa paggamit nitong sambong na halamang gamot po. Maraming salamat.